Ayan. So maglo-load siya ulit. Apat na tray. Opo, apat. Alam na rin niya kung saan siya aapak. Opo. Eksakto po talaga, no? Yung dadaanan niya, yung huling tinanim niya. Para pare-parehas yung distance. Yan na yung pinaka-guide niya. Yan yung guide niya, yung huling tanim. Para pare-parehas lang po yung distance. Ang talagang pinakasekreto po niyan nandito sa punla. Punla talaga. Punla. Para maganda po yung maging tanim. Kaya yung iba dito nahihirapan sa pagpupunla. Mm-mm. Kasi maproseso. Mm-mm. Maproseso po yung pagpupunla. I-master mo talaga to. Oo, yun po. Yung talaga yung nung una, yan yung pinag-aralan namin kagad. Kung paano namin mag-perfect. Gano'n mo katagal pinerfect yan, kaon nyo? Sir, saglit lang din po eh. Kasi nung unang i-dinemo sa akin yan ng ano, ng... gano'n niya, 40 kilos, tapos mitimbang yung seed, pati yung kuwan. So, nakita ko masyadong matagal yung proseso nila. Matagal, oo. Pag yun yung susundin namin, masyado abutin kami. Siyam-siyam. Oo, matatagalan kami. Sabi ko, pag malawang yung area natin, hindi tayo po pwede na ganyan. Saka malaki yung uubusin mo sa labor ng tao. So yung nakita ko nung unang finiture kita na taniman mo, adjustment mo na yun? Opo, yun ang ginawa ko. Nung, adjustment mo na. Nung unang demo nila sa akin, so hindi maganda yung naging resulta dun sa binigay nila sa akin. Oo. Sabi ko nun sa tao ko, ano, baguhin natin yung style. Total naman, nagdadapog talaga tayo. Mm-hmm. O, ganito gawin natin. Eh, sabi nila, ang turo nila sa akin, idapog ko na lang yan, tapos kakatin na lang. Kung magkakat ka, kung hindi marunong magkakat, edi iba pa yun. Tapos trabaho pa. Na naman yan, kaya gumawa ako nung ibang, nung pagbalik uli nila, na yun na yung ginawa ko, nagulat sila. Sila na ngayon yung nagtatanong sa akin paano ko ginawa. Doon sumigat si Sir Onyo, yung ginawa niyang ano. Maraming tumawag sa'yo doon. Oo, sir. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Palapit na ang Agribusiness How It Works Grand Meet and Greet August 18, 2024 sa Gazebo Royal sa Quezon City. Makakasama natin ang mga special guest speakers. Ronald Mascarinas, former president ng Chooks to Go. Guido Bagsik ng Gid Bagsik Rice Mill. William Tew Lim ng Mega Sardines. Jomar Hizon ng Pampanga's Best. At syempre, ako po, Buddy Gansenya para sa Agribusiness How It Works. Gusto naming magpasalamat sa ating mga major sponsors. Crispy King, sarap, busog at budget. Amo, ako'y magsasakang organiko. Itaas ang ani, ibaba ang gastos. Agridome, empowering you with digital agriculture. Tuburan Coffee, handpicked and roasted with love. Rural Bank of Angeles, your rural bank of choice. One Sky Haro, basta aluminum, One Sky. Don Benitos, ang pambansang kasava. Greenland Organic Fertilizer, katuwang sa pag-asenso ng magsasakang Pilipino. Bulacan Dragon Fruit Depot, source of quality dragon fruits and planting materials. And we would also like to thank the following. Romsol by Rumen Nutrition Solution. Pampanga's Best, Mega Prime Foods. Godel by JCG Marketing Group. Sandoval Best Farm Fruits.
Reasons by Glenn. Don Ricardo's Lechon, Agrimac Philippines, Allied Botanical Corporation. Tate Aqua Feeds. Don't forget to register. Strictly no walk-in. Agribusiness How It Works. Grand Meet and Greet, August 18, 2024, Gazebo Real, Quezon City. Ayan, oh, anong ginawa niya? Na... Nitinga po yun. Nitinga, o. Kaya yung mga gano'n. Nagtatanggal po siya. Butit hindi mainit ngayon. Opo, mas maganda pagka ganito po pa. Mm-hmm. Mas maluwag sa tao. Mas maginawa silang magtrabaho sa bukit. Gan ilang ektarya pang hindi mo natatamnan sa lupain ka sa ano mo, sarahan mo sir? Ngayon po yung natitira ko pa, nasa mga 12 hectares pa yun. 12 pa? Opo. Kailan mo matatapusin yung 12? Eh ano po, kailangan mo hanggang adjust na itong July na ito. Tapos na yun. Matapos na namin yun. Ay, netong August. Pag hindi, kasi ikahabis lang din po nun eh. Eh, pipilitin na po namin yung para, kasi abutan na kami ng harbisan eh. Mm. Kasi mga, palagay ko po, mga 20 lang ng August, yung mga nauna ko eh, kaharbisin na namin no? eh. Bilis naman. Opo. Kaya kailangan, makihari kami bago kami mag-harbis. Para hindi kami, talagang taon-taon po yun, nag-aabot na, pagkayari namin magtanim, oh, pahinga lang ng ilang araw, harvest na. Oh. Ang galing. Kasi nga, yung pumagasan, medyo maluwang na rin po yung area. Tapos, uh-oh, yung pagsiservice mo pa rin sa ibang tao. Uh-oh. Hindi ka pa rin matangke. Ilan lahat yung, ano mo ulit, sir? Ilan yung tinatamnan mo? Ngayon, sir, medyo nadagdagan eh. Umabot na uli yung mga nasa mga 60 hectare na po yun. 60 hectare? Yung solo mo yan, ha? Opo. Opo. Tapos yung sineservicean mo? Ayun, eh, maluwang din po yun eh. Kaya, kuminsan eh. Mas maluwang yan? Oo, mas maluwang po yung sineservicean. Yung 60 hectare, sir, kumikita ka na doon? Kumikita na po. Hindi ka na magre-reklamo na ano na may RTL. Okay na po doon. Ngayon paano? Ang apektado ng RTL yung mas maliliit na farmer, no? Wow, po. Kasi yung kung kaya mo nang malaki. Di baling konti ang kita, basta madami. Yun, then no? Titignan mo na lang sa dulo so, magkano yung natira, no? Pero yung small farmers na tagdi 3 hectares lang, sakit sa ulo talaga yun. Opo. Saka ang kaya naman niya, sir, kumpleto yung makinarya ko. Makinarya mo. Nakakatipid ka rin. Oo, nakakatipid. Kumbaga sa ano, kagaya nila, sila babayad pa sa akin ng ganyan. Ako hindi na ako babayad. Na. Sinasabi ni Sir Onyo, sa negosyo, kung hindi mo maitaas ang presyo, babaan mo yung gastos mo. Opo. Para yung natipid mo sa gastos, ayan, translate to income din yun. Opo. Ayan, so maglo-load siya ulit. Kaya lang ano na siya dito. Punta na tayo sa ano? Doon sa kabila. Sa kabila tayo, sir. O, punta na tayo sa kabila. Saan tayo dadaan? Sa kabila, sir. Dito, sir? Opo, dito tayo sa kabila. Tinga, tinga. Tinga lang po. Kaya? Ayan ang ginagawa ni sir. Okay. So, ayan. Ang ating all-around videographer, coordinator, executive producer. Sir, kaya po. Sir. Ako muna, sir, no? Apo. Balikan na lang natin siya. Andiyan lang, sir, tumapos sa... Kaya yan. Okay. Okay. Punta po ang kabila. Apo. Ay, ilalagay ko na guys.
para makatawin. Actually, dapat nagpaana lang ako. Sir, sir, dito tayo dumaan sa Madabo para hindi kayo masyadong maputik. Kasi mas okay ngayong Madabo. Okay. Okay. Ano daw po sir ang gustong i-find out ni Phil Rice dito sa research niya na to? Anong gusto niyang i-prove? Eh, ang alam ko sir sa mga fertilizer na gagamitin para kasi nga ang alam ko sa seeds yung ibinibigay nila sa magsasaka na 40 kilos per hectare, yun talaga yung kailangan lang. Na kailangan nila i-prove talaga. Opo. Ma'am, alalay. Stable na kung Madamo, no? Opo, stable yan. Basta yung Madamo, stable po yan. Ito ko ba yung kinakain ng baka? Yes. Isa ko. Gusto-gusto po ng mga kalabaw yan, baka. Mm. Ay! Alalay lang. Pala ka. Hello, ma'am. Morning po. Napalusong po kayo. Opo. Ano talaga, part talaga yon. Sumobra ng patuyo si Kap. Opo, eh, ang nasa isip ko nila, pag wala daw pong tubig, hindi kakapit yung panim natin. Hindi, mali. Dapat ka mong ganito. Kaya sabi ko kahapon, eh, ano eh, yung tawag dito, yung sanap-sanap. So medyo sobra po po yung tubig? Kulang, kulang. Po siya ng tubig. Ah, nakulang naman. Kailangan ko may sanap-sanap po. Pagka po kasi may sanap-sanap, yung mga konti-konting tumpok yun, nawawala po yun, maipi-play ng makina yun. Kasi yung mga ganun po yun, yung kumakapol sa gulong, so ang tendency nun, pag hindi mo nailubog yun, tutubuan ng damo. Kaya dapat hindi siya masyadong tuyo. Apa? Agribusiness sa web. Sa YouTube po ba yan? Yes po. Apa? Asan si Kap? Pwede ka madagdagan ng konting tubig doon? Ay, nagpapasok na po sila. Doon sa Guidon. Eh, may tao ni Kap? May tao po din. May nga rin. Ah, nagpapasok na sila ngayon ng tubig kasi okay. Sobrang konti. Hindi maiwasan, sir, no? Parang ganyan-ganyan siya, no? Hindi maiwasan. Tingnan natin yung isang operator natin. Ito mas ano to? Mas magaling tong operator na to. Tingnan natin. Lapitan natin, sir. Sige. Tingnan mo si engineer. Tingnan mo, engineer lahat, pero nagpuputi ka talaga. Oo. Engineer. Sir, pwede ka na dito lumipat. Pwede na, sir, kasi, no? Kasi matigas na dito. Okay. Ma'am. Mas tuwid to. Sir. Mas tuwid, sir. Mas tuwid po. Tauhan yata ni sir ito. Si Engineer Irene. Si Ma'am Irene lang daw. Ano po ulit yung buong pangalan niyo, Engineer? Irene Laureano po. Irene Laureano from Philippine Rice Research Institute sa head office sa Muñoz. Bye-bye siya. Dahil research po ito, ano ba, ma'am, ang gusto niyong i-prove dito sa study na to? Apo. Si Philippine Rice Research po kasi under ng Smart ICM Project. Ito po yung implement namin. Wherein,
may POT pong nabuo ni Phil Rice na gusto po namin ipakita sa mga ating kapwa natin. Farmers. Na wherein, meron pong ibang paraan ng pagtatanim maliban po sa manual. Okay. Na mas magaan po, mas madali pong siyang gawin. Mas madali, tapos mas less po yung cost. So gusto po naming matulungan ang ating kapwa farmer na less cost, mas madaraming production. Oh, I see. Oh. Tapos yung fertilizer application po niya, meron po tayong right amount, timing lang na para po dito. So, si Mowet po yung ginamit namin po dito. Si Mowet po is product po siya ng Field Rice. Ah, Field Rice mismo ang nag-develop. Ano po yun? Organic po ba yun? Or hindi po. Yung si Mowet po, mayroon po siyang maliliit na pakete ng mga, nandun po yung lahat ng klase po ng abono. Then, kumuha po tayo ng lupa dito sa Bukid. Ititest. Ititest po natin. Kung alin po yung nutrients doon na kulang po ni Bukid natin. Yun lang ang bibigay nyo rin. Apo. Tapos yung result po niya, meron po up si Mowet, up na po siya. Then, i-enter po yon kung ilan po yung naging suwi nung tinest natin dito na tinanim. Tapos magbibigay po si Mowet ng recommendation ng fertilizer. Kung ilan lang po yung dapat na ilalagay po natin dito sa isang ektarya. Halimbawa po sa isang ektarya, ang kailangan lang po niya palang complete, tatlong kaban or isang kaban lang. Tapos ang ina-apply ng ating kapwa farmer, kasi wala po sila, minsan walang basihan, pag nakita po lang ng yelo. Mababawasan po yon kung halimbawa mas marami po yung ina-apply po nila. Oh, I see. Si Sir Onyo, sabi niya, strictly sinunod niya yung recommendation niya na binhi na 40 kilos. Per hectare. Ano po yung rationale nun? Bakit kailangan sundin yung 40 kilos? Gusto din namin po ipakita na true sa binhe, kaya na po ng isang hectare kasi mostly nag-exceed din po tayo. So, idagdag pa po yun na gasto ng mga ating mga farmer. So, bawas na rin po yun kung sa 40 kilos, kaya po ng farmer. So, ito po, isang hectare po ang ginamit po namin is 40. 40 kilos. So, yun. So, from the binhe, ano pa ang mga crucial dito sa research ninyo? The fertilizer... Timing, date. Timing ng paglalagay ng fertilizer. Yung klase po, tapos yung amount. Hi, good morning. Ah, okay. Iba na yung orientation nun. Ay, pareho po. Okay, ay, pagano'n din po. Pero yung nakaset na po kasi yung... Nasusundan niya to. Wow, ang galing. Nakasunod na po yun sa transplanter. Ang galing. So, kahit na mag-iba yung direction niya, same yung pa rin po distances, yung, pare-pareho po sila. Akas parang square yung ano po niya. Saan tama po ba? Mo, ang sinet mo dyan, 15, ay 20 by 30? Or 14 by... Ano po yan, 14? Ay, ito na yan, kinukunan na yung likod. Ayun, kasi ikot na po siya, ganun. Kaya maglalak na yan, sir. Lalak na niya. Lalak niya na po yan. Pag-uwi na po siya, dito din sa dadaan. Parang may dadaanan natin siya. Yan sir, yung difference ng medyo manipis. Manipis. Makita mo, nagkakaroon siya ng laktaw. Unlike po yung kanina. Ito, may laktaw dyan. Yan sir, yan. Yan sir, ano yun eh. Talagang 60 kilos yun. Ito, 40 kilos. Yan. Yan yung pinagkumpara ano namin. Pong reaction nyo doon sa observation ni Kaonyo na okay naman yung 40 pero may tendency na nagbabaktaw yung transplanter. Hindi na po natin maiwasan talaga. Hindi maiwasan talaga yan. Pero sir, sa ano yun ngayon napansin ko, sa ginagawa namin, wala yung ganyan. Wala. Yun doon sa 60. Wala po talaga. Talagang ang huhuli pa mula sir, yung pinagbalingan dito sa dulo. Oo. Yung huling-huli. Opo. Yan yung, ano, yan yung... Yun yung napansin namin na... Ano ba ang unang nauso, itong walk behind o yung ano tawag mo sa malaki? Riding. Riding. Yung walk behind, sir. Nauna ang walk behind. Pero parang sa farmer, anong mas gusto nila? Sir, sa akin po, mas gusto ko to. Mas gusto mo ang walk behind? Mas gusto ko. Medyo mabilis lang talaga si ano. Kaya lang, mas marami kang taong... kakailanganin. Din, no? Lalo na yung magaganyan. Maguhulip. Opo. Niloloko nga sir, hindi umabsent na siya kasi first day of school.
Actually, ma'am, pinapaayos ko yung ano, kasi mga bagong tao ko lang galing Samar. Samar? Oo, sir. Kasi nga, wala na tayo mukhang tao dito. Buti kami nakilala ko. Ngayon, sabi ko, ipa-enroll itong bata. Ayaw naman mamahinga. Kung yung siguro doon sa kanila, talaga kasakasama. Tanim talaga. Mga magulang sa... So kasama niya magulang niya rito? Oo. Pamilya na silang nandito. Tatlong pamilya na yung nakuha ko galing sa... Ah, adopted mo na, sir. Oo, ngayon. Sila yung nandun sa inyo. Ito, naiwanan yung card. So umuwi yung nanay, pinapapasok. Parang kunin. Pinapapasok mo talaga. Pinapapasok. Si Sir Onyo, nag-import na ng mga farm workers. Wala na talaga makuha dito sa Luzon. Wala na, sir. Nahihirapan na rin ako. Kulang na ako sa... Butit nang kakakuha ka dun. Buti may nakakilala ko, nakatrabaho ko dati sa console farm. Oo. Tiga Samar siya. Ngayon, in-invite ko na makapunta rito yung mga ano niya. Dahil wala nga raw trabaho. Sabi ko, sige, papuntahin mo sa akin. Yun. Kaya basta pupunta sila dito, masakay lang sila ng van, door to door, pagdating dito, tsaka ako nalang babayaran yung pamasahe. Ayan, sila na lock na niya. Ano pa lang yan? Yung iba, wala pang isang buwan. Yung isa naman, may higit na isang buwan. Ay, hindi sila yung mga nadating namin doon? Hindi, sir. Ay, madam, hindi po. Iba pa. Ay, bakit? Inulit na lang niya. Okay. Hindi ka po yan, ma'am. Ayan. Si ma'am eh. Hindi, talagang nagigilip po yan. Ito na po yun. Inalak na niya. Ayan. Inalak niya na. Same pa rin po yung distance. Same pa rin, ano? Yes. Sir, dapat yun lang yung huhulipan yan eh. Hindi na. Yan, madam, yung sabi ko na magiging difference ng may pataba. Malata. Di ba yung sa amin dito? Yan yung research kasi kailangan sundin para accurate yung lalabas na result. Yan po kasi, sir, ano, pinalagyan nila ng konting fertilizer. 25 Pero sa user, ayaw mo? Hindi pa ako naglalagay. Okay. Yung mga ginagawa ko kasi doon ko lang nilalagay sa dito na. Pero kung nakapunla na ako, hindi ko na siya nilalagyan doon sa seedling, sa seedbed. Anong naging effect nung ano, sir, yung may fertilizer? Lumalambot po eh. Malambot yung halaman. Malambot po yung seedling natin. Kung papansin niyo, kaya nakatumbang ganun. Yung iba, kasi malata po siya. Oh, I see. Yun ang napapansin namin. Kaya, sasama na daw ni engineer sa research niya yan. Kaya nang sabi ko madalo. Kaya nang sabi ko kay engineer eh, ayoko ako sanang maglagay. Kaya lang, sabi nila, yun ang ano. Sabi, sundin, kasi yun yung natin, ano eh. Para mapagbigyan ko talaga sila. Para makuha nila yung result ng research nila. So nakaisang pitak na tayo dito, sa kabila nakaisang pitak na rin sila. Ano po yung next? Ito pong gitna. Pwede siguro, yun na po siguro eh. Kaya lang, alapay tubig yun, ano madam? Wala po sir eh, doon pa po yung gagaling sa taas. Ayun pa lang, pumapasok pwede pa dito, lang. Pwede dito sir, pumapasok naman na dito. Ayan, so nalak na siya. Ayan. Kaya kailangan si Opereto, kabisado niya po yung pagdaan niya. Wala siyang masyado maraming matasayang. Oo. Jime, alin lang susunod mo? Ito na, para matubig-tubig. Ayun ang palagyan mo na pula. Ano? Galing, oh. Pag pinag-train mo na sila. Okay. Ako lang. Ako lang po. Galing na naman sila matuluan. Oo. So, konting-konti na lang talaga yung huli pa niya. Yan. Actually, dapat yan lang. Uh-huh. Yan lang yung ulipan. Ala yung mga baktaw dito. Mm-hmm. Ito, meron man madalang lang. Pero madalang lang, minimal na lang din po. Continuous ang research niya, ma'am? Hindi kayo tumitigil? Hindi po eh. Pero first time na hawakan ko. First chance din na to. Oo. Bagong-bago sa under po ng Smart Farm. Isang department yung Smart Farm? Ah, hindi po. Isang project po siya. Isang project. Opo. Si Phil Rice po, may project siyang si Smart Farm. Tapos si Smart Farm, under po ng Smart ICN. So ito po,
Kayo yon. Smart ICM is integrated crop management po yon. So na yung na-develop ni Philrice ng mga POT, ibibigay ipapakita. POT means package of technology. Package of technologies. Ito na yung mga ready na pwedeng i-adapt. For i-adapt na ng mga farmers. Isa po ito. Sila yung nag-adapt. Ah, hindi po, isa po itong POT na pinapakita na namin po sa farmers. So first po na ilalabas namin, first year, first ito. Time po. Sila po yung beneficiary po namin. Sila dito sa barangay Garland. Ang sarap naman maging beneficiary. So nyo? Opo, masarap talaga. Libre eh. Libre, no? Aaning ka na lang, sir. Aaning ka na lang, no? Sana naging beneficiary rin po tayo. Ano? Sir, hindi ka sir, ano, sa iyo, hindi ka na-qualified, sir. Hindi na-qualified, sir. Hindi over-qualified ka na. Sana lang po yung nagbibigay ng bini eh. Anong pinuproduce ngayon, Bini, sir? Ano? 512, 402, 216, 436, 480, 322. Dami? 534. So, may pwede kami. Eh, ang 512 po namin, eh, ginaaling pa ng Isabela kasi wala po kami mga naman. Tapos, meron pa pala sa bulan. Meron naman. Sir, nakita mo yung furniture ko sa Mindoro? Alam mo na, sir, next. Na 200 hectares. Yung may rice mill. Siya nagmi-mill ng sarili niya. Tapos sila din yung tatanim, sir? Sila rin. Kompleto siya. May isang malaking... Malapit na kay Sir Rodolfo. Malapit na siya sa sir. Siya yung next. Yung next na yung pipikon natin. Yung 200 hectares niya. Wow. Yung mga anak ng mga farmer niya, pinag-aaral niya ng college. Tapos sabi niya, magneto lang siya ng doon sa 200 hectares, okay na siya. Wow. Ang laki na yun, ha? Oo, kaya. Every cropping yun, ha? Oo, di ba? Basta yung bilang, ha? Huwag nyo kakalimutan yung bilang, ha? Importante yun. Anong importance nun, engineer, yung bilang? Yung sakto lang po siya. Kasi ang ginawa po namin, isang pang 40 kilos na po yun. Ah, so talagang magkasya dapat yun? Opo. Kaya binilang na po namin. Kasi binilang po namin ni sir kung nakalagyan ng... Oo. 68. Simbet. Buti na lang, hindi mainit ngayon? Sir, talaga ano, parang pinagbigyan tayo. Pinagbigyan tayo, sir, no? Sana tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy sana. Huwag nang umulan. Ito, katatapos kasi ng drone namin. Umulan. Asan po? Ito, dun yung noon nyo to? Ayan mo, sa katabi. Drone ko, ito, kasali po sa side ng katabi. Yung mga katabi po niya, kaya po, wala na siyang... Ito po, engineer, ano, itatransplant din natin to. Ay, hindi, may kanin po to eh. Ah, dinrone yung, ay, ayun na. Oo, kaso nga lang po natubigan. Paano yun? Tutubo po ito? Hindi na po. I-next po na. Ah, i-ano na. Ulitin na. Ito, may tanim daw po ito. Kaso, ginamitan nila ng drone. Drone pero, po. Natubigan kasi. Ito bing inabot ng karina. Yes. Yes, sir. Kaya, uulitin. Nagkarina. Oo. Pero naging ilo po ito eh. Kaya sabi na po, wala na po yung pinag- Ulit. 2 hectare. Ay, 2.5 din po yun. Diba, dalawa po kasi yung under po ng sa Smart ICM, dalawa po POT yung ibibigyan namin. Mm-hmm. Pang drone saka sa mechanical. Pang ano, mechanical. Para makita po nila yung difference. Tapos yung different din lang sa kanilang... So, anong at gagawin nyo po ngayon dito? Drone ulit? Iulit po namin eh. Ah, planting na? Hindi po. Ano? Drone po ulit. Ito drone ulit? Uulitin? Pero siyempre, under circumstance po ng weather naman na po yung ating gaso. Mm-hmm. Dapat konti lang po. Kasi pag gaganyan, sir, malata yung punda eh. Oh. Ito po yung naguhulip. Talagang magtatanim talaga sila, sir, then doon. Magtatanim po, din talaga. Opo, magbubukid. Talagang yan daw po talaga sila. Eh, ang baba doon ang kinikita lang nila. Doon. Hmm. Kaya nga nung... Copra sa bukid. Ang tagal daw nila bago makakuha ng pera. Oh. Lalo na sa copra. Eh, nung nakita nila sa akin na linggo-linggo, sige, sweldo sila. Doon, nagustuhan. Binigyan mo rin ng bahay dyan? Oh, sir.
kanya-kanya na sila ng tirahan. Ng tirahan. Ano yung libre na? Libre na yung kuryente, tubig. Ay, wow. Bigyan mo rin akong bahay dyan. Pwede ba? May bakasyonan kami. Ano, ganun po. Kasi yun lang may tulong ko sa kanila. Oo. Na may trabaho sila na at least may tauhan. Oo. Ako naman na talagang hapon ko sa kanila, talagang kailangan ko ng tao ng ligawa sa buhay. Maayos din talaga. Opo. Yun talaga, ibigay mo rin talaga yung pangangailangan nila. Opo. Ano yung chef per day yung bayaran nila? Per day. Per day. Mabigat din ah. Per day. Mabigat din yan sa inyo. Opo. Per day. Talagang per day. Talagang. Kaya lang, ting Sabado yung sweldo nila. Tuwing Sabado. Once per week. Ang bilis oh. Tingnan mo, dami yung naitanim mo. So, maya-maya lang, tapos na to, sir. Opo, pagka ganyan, mabilis naman. Pagka ganyan, sir, mabilis. Okay. Tapos, lipat sila ng ibang location. Meron pa dyan sa katabi po. Ah, meron pa dyan. Bali, 2.5 po kasi yung sabi. Ito kasi maluwang kasi may 480 na. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.